Una, tukuyin ang iba't ibang mitolohikal na nilalang na kinikilala ng mga sinaunang Pilipino. At pangalawa, tuklasin ang mga ugaling nabuo ng mga Pilipino dahil sa mga paniniwala sa mga nilalang na ito. Yung mga makapangyarihan at hindi nakikitang nilalang ay parte ng kaalamang bayan ng mga Pilipino. So ito ang tinatawag nating mitolohiya. Pero sa kanluraning larangan, meron silang paghihiwalay ng mataas at mababang mitolohikal na mga nilalang. So yung mataas, ito yung mga bathala. Hindi ko tatalakayin yun. Mukhang ang layunin ng atalastasang ito ay kaugnay doon sa mga nilalang na nasa mundo rin na hindi natin nakikita. Ang focus ng aking pagtalakay ay yung pangalawa. Ano? Panimula lamang yung tukuyin sino-sino ba sila, pero ang pinakalayunin natin bilang isang antropolohista, ano ba ang naging mga behavior ng mga Pilipino na maiugat sa mga paniniwalang ito? Next slide, please. So, napakarami nitong mga nilalang na ito. Sino-sino nga ba sila? Isang source, sinasabing merong mahigit sa 200 mga klase ng mitolohikal na mga nilalang sa kulturang Pilipino. Hindi lahat ito kilala natin at marami rito ay kilala sa ilang mga partikular na rehiyon. So merong mga kilala sa Bohol lamang, merong mga kilala sa Ilocos region lamang. So mamaya ipaghihiwalay ko, magfo-focus ako doon sa aking palagay ay mas laganap sa buong kapuluan kesa doon sa mga partikularidad, ano? Hinahamon ko na lang ang mga mananaliksik na pagyamanin pa itong talakayang ito sa pamamagitan ng pag-iimbestiga sa inyong mga partikular na lugar, meron bang mga mitolohikal na mga nilalang na hindi nasaklaw ng pagtalakay ko sa ngayon. So merong ilan sa mga mitolohikal na nilalang na ito na laganap sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ginamit ko yung salitang laganap kasi mahirap sabihin na talagang nasa buong Pilipinas ito. Ano? Banggitin ko na ang isa sa mga pinakakilala, halimbawa ang aswang, meron ito mula Tawi-Tawi hanggang Batanes. Pero meron mga lugar na walang aswang tulad ng Cordillera. So mahirap talaga sa ngayon tumukoy ng merong lahatan, ano? Pero talagang isa siya sa mga pinakalaganap. Meron namang ilan na partikular lamang sa na pinapaniwalaan sa ilang mga espesipikong lugar. Nabanggit ko na merong ilan na nasa Kabisayaan lamang, halimbawa yung Sigbin. Meron namang iba nasa Kabikulan lamang. So, mababanggit ko ngayon yung ilan pero hindi ako makakapagpalalim doon. Dahil sa totoo lang, hindi ako nakapagpalalim ng pagtalakay o pag-aaral tungkol dito. Ang pinaka-focus ko, ano ba ang naging epekto ng mga ito sa ating mga paniniwala, sa ating mga gawi, sa ating mga ugali. Sa hanay ng mga Bisaya, tinatawag ang mga hindi nakikitang nilalang na ito na diliingon nato o hindi katulad natin. So, kinikilala nila na sa mundong ito, merong mga katulad natin, ibig sabihin mga tao, anuman ang kanilang lahi, at merong mga parang tao pero hindi naman talaga tao at hindi katulad natin. Next slide, please. So, ito yung mga pinakakilala ano, na naiibang nilalang. Mamaya, hihimayin ko, no? Ang mga anito, alphabetical ito, anito, aswang, kapre,
diwata, duwende, engkanto, halimaw, higante, maligno, manananggal, multo, nuno, San Telmo, sirena, siokoy, tiyanak, at white lady. Ito yung mga pinakalaganap at kilala. Ang kadahilanan bakit din siya laganap at bakit siya mas kilala, dahil na rin pinasok niya ang kulturang popular. Marami dito ay naging tema ng ilang mga comics, ilang mga pelikula, at ngayon pati na rin sa social media o kaya sa mga pelikulang mapapanood sa internet. So dahil dito naipalaganap ito, no? Pero hindi laging ganoon. Merong mga ilan dito na nung unang panahon ay kilala lamang sa ilang lugar, pero unti-unti lumaganap. Mapapansin natin sa mga pangalan, meron ditong mga may pangalang Espanyol, ano? At dahil dito, maari tayo, o meron pa nga English tulad ng white lady, maari tayong magduda, sabi, teka, hindi ba ang tinatalakay natin mga katutubong paniniwala? Eh mukhang hiniram naman ang mga yan. Ano? May katotohanan yung pagtatanong na yun. Halimbawa, ang duwende ay salitang Kastila. Ang engkanto ay salitang Kastila. Ang higante ay salitang Kastila. Ang San Telmo, salitang Kastila. At ang sirena ay kapati pala maligno, ano? Salitang Kastila. Yun, ano? So, ito ay hiniram natin mula sa mga mananakop na Espanyol. Pero naging parte na rin sa ng ating mga paniniwala, naging parte na rin ng ating kaalamang bayan. Meron nga ang ilan dyan na wikang Kastila nga, pero hindi naman siguro ibig sabihin bago dumating ang mga Kastila, walang paniniwala rito. Banggitin na lang natin ang multo. Ano? Alam natin, ang multo ay mula sa salitang Kastila rin na muerto o patay. Pero hindi naman siguro ibig sabihin walang konsepto ng multo ang mga sinaunang Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Napalitan lamang ng katawagang Kastila ang isang sinauna ng paniniwala. Kasi alam natin na ang mga sinaunang Pilipino mayroon pa rin paniniwala konsepto ng kaluluwa. Na lahat ng tao mayroong kaluluwa at kapag tayo'y namatay, ito ay humihiwalay sa ating katawan at ito ay naglalakbay. So, noong unang panahon, sinasabi nila, nakakita ako ng kaluluwa. Pero sa ngayon, nakakita ako ng multo. Ano? So, merong mga ganong klase ng pagbabago. Merong iba, mas matanda pa nga sa Kastila, ano? Tulad ng kapre. Ano? Alam natin, ang kapre ay galing sa salitang Arabo na kafir. Ang kafir ay sino mang pagano, ibig sabihin, hindi Muslim. So ang mga Muslim, tinatawag na kafir, ang naniniwala sa mga sinaunang pananampalataya ng mga Pilipino. Binabansaga nilang ikaw kapre. Ano? Lalong-lalo na yung mga kapatid nating mga ita, ano? Dahil meron silang katutubong paniniwala. So yung konsepto ng kapre bilang maitim din ay binansag, ano, sa mga ganitong hindi naniniwala. Mas matanda pa rito ang diwata, ano, na alam nating hiram sa salitang Sanskrit na devata, na isang klase ng mga espiritu. Deva ibig sabihin ay bathala. Mga devata ay parang mga bathala. Kadalasan ay mga babae. Dahil alam din natin na bago pa dumating ang Islam sa Pilipinas, ay malakas din ang naging impluensyang Hindu sa ating Hindu-Buddhista sa ating kultura.
hindi man tayo direktang nasakop ng mga kahariang Hindu at Buddhist, pero yung impluensya niya kumalat sa Timog Silangang, Silangang Asya, kabilang ng Pilipinas. So, sa aking palagay ay ganito naman ang katangian ng kulturang Pilipino. Meron tayong katutubong mga paniniwala, meron tayong mga bagay na hinihiram mula sa labas at nagiging parte na ng ating kultura. Sa katunayan, nung hiniram natin ang iba, nagkaroon din ng ilang mga pagbabago sa kanilang katangian. Hindi naman eksakto kung ano yung nanggaling mula sa labas, ganun pa rin ang ating paniniwala. Banggitin ko dito, halimbawa, ang sirena. Ang sirena ay isang paniniwala sa Europa. Nakikita ang sirena ng mga mandaragat na kapag naglalakbay sila, makakarinig sila ng mga magagandang tinig ng mga babae, sisilip sila sa may karagatan. Sa bandang batuhan, merong mga sirena daw, di umano, na nakikita ang mga mandaragat at nahuhumaling sila sa ganda ng tinig nito. At dahil dito, nabibighani sila at inaakit at hanggang kunin sila ng mga sirena. So ang katutubo sa Europa na paniniwala sa sirena, ito ay mga nilalang na matatagpuan sa dagat. Pero nung dumating sa Pilipinas, marami tayong kwento tungkol sa mga sirena sa mga ilog na hindi yan ganyan sa Europa. So merong sirena sa Cagayan River na maririnig sa mga bahayan, pumapagaspas yung kanilang buntot at pagsilip nila sa ilog, meron pa ng sirena ng mga nangunguha ng mga manok. So nagkaroon din ng mga pagbabago ang mga ito. Merong ilang dyan talagang katutubong-katutubo sa atin. Ang isang sigurado akong Pinoy na Pinoy ay ang manananggal. Dahil kahit saan ka mang pumuntang parte ng mundo, walang katulad ang manananggal na nahahati ang katawan sa paglipat. Pero ang imahe natin kung anong manananggal, nagbago rin sa panapanahon na makikita natin mamaya sa ilang mga dokumento. Next slide please. Maraming iba pang mga nilalang na hindi natin masyadong kilala. Ito ay nasa matatagpuan sa iba't ibang rehiyon. Hindi ko matatalakay ito lahat sa katunayan. Aminin ko, hindi ko lahat kabisado. Yung Amomongo, ito raw isang klase ng halimaw. Ano? Marami dito ang mga hayop. Ano? Bakunawa na isang klase ng dragon, pinapaniwalaan ganyan. Halimbawa sa Panay, pag magtatayo sila ng bahay, kinakailangan yung unang poste ay tatama sa buntot ng bakunawa. Batibat, ito ay sa mga Ilocano na siyang nagdadala ng tinatawag nating bangungot. Uupuan ka sa dibdib ng batibat habang natutulog ka, dadaganan ka at hindi ka makabangon-bangon. Ano? Berberoka, isang klase ng nilalang din sa tubig na inuubos ang tubig at saka maglilitawan ng mga isda, kukunin ng mga mangingisda ang mga isda at ito ay hanggang sila mismo yung mangingisda ay kainin ng berberoka. Bungisngis, nakwento ito sa Bataan, isang klase rin ng hayop na may malaki kasing ngipin kaya nakabungis-ngis, ano? Yung pugot, tik-tik, wak-wak, ito ay iba't ibang sabi na iba ay versyon ng mga aswang sa Kabisayaan, pero may mga konting pagkakaiba. Alam natin ang tik-tik ay instrumento ng aswang. Bago pumunta ang aswang sa isang lugar, pinapauna niya ang tik-tik para malaman kung may buntis ba sa lugar na yon. Alam naman natin sa wikang Filipino, ang tik-tik ay pag-iispiya. No? Laho, ito ay sa paniniwala ng mga sama, sa tawi-tawi, na sila yung lumululon sa araw at nagresulta ng eclipse.
Pugot against sa Ilocos. Ito ay isang maitim na nilalang. Sigbin, yun nga binanggit ko kanina, isang klase ng hayop sa gubat sa Kabisayaan na pabaliktad ang mga paa, ang pabaliktad ang ulo. So, merong pagkakaiba-iba sa iba't ibang mga lugar. No? Next slide. Tignan natin, ano ba ang nasabi ng mga dumating na mga banyaga sa ating bansa? Kasi aminin natin, bago dumating ang mga Kastila, napaka-iilan lamang ang mga nakasulat na dokumento. Totoo, merong mga panulat ang mga sinaunang Pilipino. Halimbawa, merong mga baybayin, meron ding surat mangyan. Pero halimbawa natin sa surat mangyan, ang sinusulat naman nila ay mga tula na tula ng pag-ibig, hindi pagbanggit tungkol sa mga mythological na bagay na ito. So, may limitasyon tayo kung sariling panulat ng mga Pilipino bago dumating ang mga dayuhan. No? So, ano nga ba ang paglalarawan na natagpuan ng mga Espanyol at iba pang dayuhan kasi may nagsulat din ng mga Pranses tungkol sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Next slide. Pasensya na, yung ilang mga nakasulat ay sa wikang Ingles mula sa original na Espanyol. Hindi ko na naisalin sa Filipino, pero alam ko nagkakaintindihan naman tayo. So, ito ay tungkol sa anito ayon sa naidokumento ni Antonio de Morga sa Sucesos de las Islas Filipinas. Sinasabi ni Morga sa kapitulo 8 ng libro, "Very often they worship," they ibig sabihin mga Indio, "worship through images representing him." At ang sinasabi dito na him ay ang diablo. Sinasamba raw ng mga Indio ang demonyo. Pero may representasyon nito ng mga imahen that are kept in caves and in private houses where they offered to him sweet-smelling perfumes, food and fruits, calling them anitos. So, isa ito sa mga unang-unang pagbanggit tungkol sa paniniwala sa mga anito ng mga sinaunang Pilipino. So, meron tayong ebidensyang nakasulat mula sa mga Kastila. Meron tayo rin mga ebidensyang archaeological. Ito ang isa sa mga imahen na ngayon ay nakalagak sa Pambansang Museo ng tinatawag na likha. Ang likha ay isang imahen ng isang nilalang, kadalasan anito na sinasamba ng mga sinaunang Pilipino. Sadyang hindi kitang-kita ang korte ng tao. Minsan ganyan lang, hugis, may ulo, may katawan, pero walang kamay, paa, walang mata, ilong, bibig. Yung iba meron namang guhit ng muka, pero dahil hindi naman talaga alam ano ang itsura ng mga ganitong klase ng nilalang. So sinasabi na yung mga anito, merong representasyon na yari sa bato, ano, sa kasong ito, at itinatago sa mga kuweba. May kwento niyan tayo tungkol sa Bundok Banahaw na sinasamba ron ng mga Rizalista sa kasalukuyan, halimbawa ang kuweba ni Diyos Ama, na dati sinasabi ng mga praile ay meron namang sinasambang mga anito sa lugar na ito. Tinatago rin siya sa mga bahay. So meron ding parang mga spirit houses ang mga Pilipino. Kadalasan karugtong ng bahay, hindi talaga sa loob ng bahay. Parang ito ay katulad din ng mga spirit houses ng mga Thai, ano, na
bawat bahay meron sila. Next slide, please. Ito ay isa pang paglalarawan tungkol din sa anito. Ano? Ito naman ay mula kay Jean Mala, isang Pranses na nakarating sa Manila. Kinuwento niya, ang nilalarawan niya dito mga apayaw, ano? Mga katutubo ng lalawigan ng apayaw. Sabi niya, "It is only the souls of their deceased relatives to whom they believe in relation to them gives them a great similarity to the nunos of the Tagals. A lacquered clay receptacle is used for wine libations offered to the Anitos to obtain protection for them when they are going to celebrate a feast." So dito may pagbanggit na ang paniniwala sa mga Anito natatagpuan sa mga kapatagan tulad ng Katagalugan, natatagpuan din sa kabundukan tulad ng mga apayaw at mga igorot, mga kalinga. Ano? Sa Katagalugan, tinatawag silang nuno. Tinatawag din na anito. Ano? Kasi makikita natin mamaya sa mga diksyonaryong Kastila, Tagalog, na binabanggit din na wikang Tagalog din ang anito. Pero mapapansin natin dito, kasi meron tayong paniniwala sa nuno, halimbawa nuno sa punso, eh kung katulad din pala sila ng anito, so pareho lang, sila ay mga kaluluwa ng mga yumaong namatay na. Kadalasan nga lamang, ang anito ay mga kamag-anak mo, samantalang ang mga nuno ay hindi na mga kilala kung kaninong kamag-anak. Ano? Kung kaya humihingi na lamang ng pahintulot sa kanila. Mapapansin din dito sa binanggit ni Mala na gumagamit lagi ng inumin, ng alak kapag nakikipag-usap sa mga anito. Ano? Ito ay laganap sa buong Pilipinas. Kahit na sa mga baylan, sa mga hanay ng mga tagbanwa, gumagamit sila ng alak para maposes yung mga baylan, saniban siya ng mga kaluluwa, ng mga yumaong kamag-anak o kaya ng mga diwata. So laging ang alak ay instrumento sa pakikipag-usap sa mga espiritu. Sa palagay ko hanggang sa ngayon, ito ay nagpapatuloy. Ano? Halimbawa na lang, ito medyo talo na tayo sa mga ugali para lang hindi masyadong malayo. Diba, alam ko marami dyan manginginom, ano? Nakikita ko yung ilan dyan, mga manginginom. So sa tagay-tagay, diba, pagbukas ng dos por dos o ng bilog, ang unang-unang alak ay isinasalin sa tansan o kaya itinatapon. Ngayon, sinasabi na para sa demonyo. Pero nung unang panahon, ito'y para sa mga anito. So ito ay alay. Ano? So isang klase ng ugali na malalim ang pinanggalingan. Nagkaroon lamang ng mga pagbabago. Next slide, please. Ito yata ay tungkol na sa mga diksyonaryo. Ano? Ano pang next slide natin? Ah, okay. Kay Mala pa rin. Kasi mahaba pala yung description ni Mala. Sabi niya, they, again, mga apayaw to, they believe that if they parted, teka, balik. tumalon tayo ng slide. Back tayo sa slide. They believe that if they parted from this willingly, the Anito would punish them, that he would make them sick or even make them die. An Anito, a Nuno, whom they must fear and respect because he watches ceaselessly over all their actions. So ang mga nilalang na ito, kabilang ang mga Anito at mga Nuno, ay nakakaapekto sa pamumuhay ng mga buhay. Ano? At kung hindi natin sila nire-respeto,
maaring sila ay makapanakit. Sa Cordillera, binanggit naman na isa to sa mga lugar kung saan ako'y nanaliksik, nananatili ang ganitong paniniwala na kapag merong isang batang nagkasakit, naiisip ng mga magulang kasi nakalimutan nating sambitin ang pangalan at mag-alay sa ating mga anito. Ano? So magkakatay ng manok o kaya ng baboy kung mas matindi ang sakit. Na at sa kaso ng ifugao, ang mombaki ang gumagawa nito, ang katutubong pare. At tinatawag ang pangalan ng mga anitong ito para humingi ng patawad na hindi ka namin natawag o hindi namin sinasadya na nakalimutan ka. So, ang ganitong paniniwala ay naandyan pa rin. Pero hindi ito isang paniniwala na sinauna kasi hanggang sa ngayon nagpapatuloy din. Ano? Halimbawa, bagamat didiinan ko rin ito mamaya sa mga Ilocano, meron tinatawag na atang. Kapag kumakain, merong itatabing pagkain pero hindi gagalawin kasi ito ay para sa mga yumaong kamag-anak. Sa Cordillera rin, minsan nag-fieldwork kami kasama ng mga estudyante ko sa Bakun Benguet. Kasama namin doon sa pananaliksik, isa sa mga informante namin ay yung parish priest. Nung time na yon ano, sa Bakun Benguet. Ang tao ron ay mga kankanae. So siya ay paring katoliko. Minsan, habang ini-interview namin siya, merong tumawag sa kanya na, ay teka, may nagpapabindisyon ng nicho ng kanilang yumaong kamag-anak kasi birthday daw, kaya kailangang bindisyonan. So sumama kami doon, ano? Pero itong pare na isa rin siyang katutubo, ano? Kaya naiintindihan niya yung kultura, binubulong niya sa amin. Sabi niya, sinasabi lang yan na birthday, pero alam ko hindi talaga birthday ng ano yan, nung namatay. Meron dyan sa mga mag-anak na napanaginipan siya kung kaya't parang tinawag na kinakailangang magpabendita. So meron pa rin ganitong paniniwala. Meron lang kahit pa man sila ay mga Katoliko na o Kristiyano. Next slide. Yung kanina na nakita nating larawan, tinawag ni Isabelo de los Reyes na ang ganitong klaseng paniniwala bilang anitismo. Ano? Anitismo, anya, ang katawagan sa katutubong relihiyon ng mga Pilipino. So kung hindi ninyo nakikilala si Isabelo de los Reyes, siya ay isang leader manggagawa, ano? Naging miyembro ng Union Obrera Democratica, isa rin sa tagapagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. Sa aming mga antropolohista, isa siya sa mga nanguna na antropolohista sa Pilipinas. Kabilang, siyempre sumunod sa kanya, si Dr. Jose Rizal. Pero nung panahon ni Isabelo de los Reyes, hindi pa yung modernong klase ng antropolohiya kasi hindi pa apat na larangan. Ano? Mas pangkultura lamang at sa kapag-aaral ng kaalamang bayan. Hindi pa kalakip ang linguistics, ang arkeolohiya at saka antropolohiyang biolohikal. Pero sa Isabelo de los Reyes, pinag-aralan niya ang mga kaalamang bayan ng mga Ilocano. Pinag-aralan din niya ang sinaunang relihiyon ng mga Pilipino. At tinawag niya itong anitismo. Ano? Dahil sa paniniwala sa mga anito. Naiiba ang versyon ni Isabelo de los Reyes sa kadalasang ginagamit ng mga antropolohista sa iba't ibang panig ng mundo kasi humihiram sila kay Edward Burnett Taylor ng konsepto ng animismo. Ang animismo ay ang mula sa salitang Griego na animo, ibig sabihin espiritu, naniniwala ang ilang
populasyon, mga sinaunang populasyon, na merong kaluluwa at katawan ang tao, ang halaman, ang hayop. So tinawag ito ni Taylor na animismo. Pero para kay Isabelo de los Reyes, hindi naman pantay-pantay ang pagtrato sa iba't ibang espiritu. Ang pinaka-pinagpapahalagahan ay ang espiritu ng mga yumaong kamag-anak o yung mga anito. Okay. So tumutukoy ang anito sa mga yumaong ninuno. Maaring kilala siya sa pangalan o maaring hindi nakilala ng mga anito. Sila ay nagbabantay sa inyong tahanan at minsan nakakapanakit din kung sila ay nakakalimutan. Tignan natin ang next slide nila na ang anito ay nangangahulugan ng isang idolo o idol, alma de los antepasados, ibig sabihin kaluluwa ng mga yumao na. May termino ring halimaw na un animal bravo tulad ng leon, isang matapang na hayop tulad ng isang leon. Sa aking palagay, tama yung diksyonaryo kasi ang halimaw ay isang cognate, ano ba sa Tagalog ang cognate? Kasing tulad na salita sa salitang Malay na harimaw. Sa Malay, ang salitang harimaw ay tumutukoy sa tigre dahil may tigre sa Borneo. Sa Palawan, noong unang panahon, bago dumating ang mga Espanyol, meron din tigre sa napinapatunayan ng archaeological na mga ebidensya. Ano? Merong mga pangil, paa ng mga tigre. At tinatawag ito na halimaw ng mga sinaunang Pilipino. Kaya lang dahil naging extinct na ang tigre sa Pilipinas, nang makarating ang kwentong ito sa iba't ibang panig pa ng ating bansa, naging mythological na ang kahulugan natin sa halimaw. Naging isang hayop na nanlilisik ang mata, may mahabang pangil, merong mga mahabang kuko, tulad ng isang tigre, pero iniisip na natin na may katawang tao rin. Ano? So, mas tama yung version ng sinaunang diksyonaryo na ang pinanggalingan nito ay talagang isang hayop. Mula rin sa mga sinaunang diksyonaryo, naandyan din ang oswang. Ito ang una talagang spelling. El Brujo de Finje el Helios na lumalabas sa gabi. Ano. So, nung bandang... okay. Ang brujo o bruja ay salitang Kastila para sa witch. Kasi wala namang aswang sa wikang Kastila talaga. No? Kaya ang pinakamalapit nilang translation ay isang mangkukulam. Pero sa alam natin, iba ang mangkukulam dahil siya ay talagang tao kesa sa isang aswang. So, lumalabas sa gabi at nangunguha ng mga tao. Isa pang binabanggit din sa mga lumang diksyonaryo ay patyanak. Ganun din, isang bruha o duwende. Lumalabas din sa gabi. Ganito ang orihinal na katawagan, hindi tiyanak, kundi patiyanak. Sa mga sumusunod na diksyonaryo na, gilitaw na yung salitang tiyanak. So nagbabago na rin yung pananalita. At makikita na malapit ito sa wikang Malay na naman na pontiyanak. Ano? Ang pontiyanak ay isang babae sa alamat ng mga Malay na siya ay manganak, buntis, manganak, namatay ang kanyang anak, namatay din siya sa panganganak at siya ang nagmumulto. Kaya lang, sa alamat ng mga Malay at mga Indones, ang patiyanak
ay ang babaeng nagmumulto. Samantalang sa Pilipinas, ang nagmumulto ay yung sanggol na tiyanak. So doon medyo nagkaroon ng mga pagbabago. Next slide please. So ito yung kay Sanlúcar at Noceda. Meron akong personal na kopya niyan. So 1860 yan, merong earlier version at meron akong kopya ng 1860. So nagkaroon na ng pagbabago ng kahulugan. At dito, tinutukoy na idols, mga estatwa na, ano? Hindi na lang yung nuno. Tapos nag-iba na mula oswang, naging aswang. Siyempre, mga maaring pagkakamali ito sa pagsusulat, pero maari ding pagkakaiba-iba ng version ayon sa lugar sa Pilipinas. Binabanggit ang salitang nuno na ang kahulugan ay lolo o lola. Okay? At tulad ng mga ninuno, doon naman yun, ninuno, nuno, pareho lang, ano? So ang nuno sa punso ay iyo ring ninuno. Tiyanak na binabanggit na trasgo o duwende. Yung trasgo ay salitang Kastila sa Galicia, ano? Actually, hindi siya Kastila. Kasi ang salitang Kastila ay sa Madrid, ano? Ang Galicia, Asturias, sa bandang norte, malapit na sa Portugal. Parang duwende, pero may ibang katangian. Matanda siya na iika-ika, yung mas maiksi ang isang paa. So, nagkakaroon din ng interpretasyon ayon sa pagkakaintindi ng mga Kastila. Andiyan din ang tigbalang. So, nagbago. Ngayon, sinasabi natin tigbalang. Alam naman natin ng G at K ay pareho lang na pinanggagalingan sa kapag binibigkas. Fantasma de Monte. So isang multo na matatagpuan sa mga bundok. Next please. Okay, basahin natin ang ilang mga kwento tungkol sa kanila mula sa sinulat ng mga Kastila. Ito ay mula kay Padre Juan de Plasencia, 1589. Sino ang aswang? The eight, kasi meron siyang binanggit na ilang iba't ibang nilalang, they called the aswang, which is equivalent to sorcerer, kaya ngayon yung bruha. They say that they have seen him fly and that he murdered men and ate their flesh. This was among the Visayas Islands. Among the Tagalos, this did not exist. So, makikita sa sinulat ni Plasencia, ang aswang dito, lalaki, hindi babae. Ano? So, bruho pala, hindi bruha. Ano? Kasi, he. At saka, sinasabi rin ni Plasencia, walang konsepto ng aswang sa Katagalugan. Ito ay konsepto ng mga Bisaya. Pero ng mga susunod na dang taon, meron ng aswang sa Katagalugan. Again, siguro isang area to para sa mga mananaliksik. Hindi lang ba nakakuha si Plasencia ng mga impormante sa Katagalugan na nag-aaral sa aswang? Sa akin palagay, hindi. Kasi ang kanyang focus ay costumbres ng mga Tagalog. So, baka nga, di ba ang pananaw natin, bato-bato sa langit, maraming mga Pilipino ang paniniwala, ang aswang ay nanggaling sa Kabisayaan, partikular sa Capiz, o sa Iloilo, sa Antique, at kumalat na lang. Nabanggit ko kanina na sa Cordillera, walang katutubong konsepto ng aswang. Pero sa aking pananaliksik sa Kalinga, pag tinatanong ko, meron bang paniniwala kayo tungkol sa mga aswang? Sabihin nila, oo, meron kasing mga taga-Capiz na dumayo na rito. So, dala-dala nila ang aswang. So, mukhang kumalat na talaga. Naging pan-Philippine na ang aswang. At babanggitin ko na rin ng maaga na ngayon, meron na rin konsepto ng aswang maging sa
Saudi Arabia, maging sa Germany, maging sa Inglaterra, kasi maraming Pilipino na mga yaya na nagtuturo sa mga batang dayuhan tungkol sa aswang. At ngayon, meron na rin aswang sightings sa iba't ibang parte ng mundo. So itong unang-unang export ng mga Pilipino, aswang. Next please. Tignan natin pa yung ibang kwento mula sa mga Espanyol. Bukod kay Plasencia, mukhang kay Plasencia rin ito pero hindi naman sa aswang. Next slide, okay. Okay. Tungkol naman ito. Yung ano pa rin ito? Manananggal ito. Okay? Okay, manananggal. Mula kay Plasencia. Ang tawag nila ni Plasencia, mantanggal. Ano? Ganun ang katawaran, mantanggal. Hindi manananggal. His purpose was to show himself at night to many persons without its head or entrails. In such wise, the devil, yun yung mantanggal, walked about and carried or pretended to carry his head to different places and in the morning returned to its body, remaining as before alive. This occurred in Catanduanes. Nako, palapit na ng palapit. So, sa Kabikulan, particular sa Catanduanes, meron ng kwento tungkol sa manananggal. Pero iba ang version, hindi napuputol ang katawan, kundi napuputol ang ulo at daladala niya. Ito yung ulong pugot, daladala niya, nananakot, pero binabalik muli kinaumagahan. Pero o kaya, without its entrails, wala yung lamang loob, so ibig sabihin, putol yung katawan. Ano? So ganito ang version ng mantanggal noong ika-16 na siglo. Medyo nagkaroon to ng pagbabago, next slide, sa iba pang mga dokumento ng mga Espanyol. Ito ay mula kay Padre Domingo de los Santos. So isang daon, halos 200 taon pagkalipas, ito rin manananggal. They say that it flies and eats human flesh, but when it flies, it only has half its body. And that is why it is called tanggal, because it is tangible and can disengage. And he dislodges half of his body and he carries the other means at home. So ito na, klaro na, na ang lumilipad ay ang pangtaas na bahagi ng katawan, nananatili yung baba, at minsan bubuhatin niya yung ibaba para iuwi sa bahay. Ano? So ganito ang konsepto na natin ng manananggal. Next slide please. So nakikita natin magkakago ang mga ganitong paniniwala. Ito naman yung patsyana, mula na naman kay Plasencia. If any woman died in childbirth, she and the child suffered punishment, and that at night she could be heard lamenting. This was called patsyana. So dito, hindi klaro kung yung babae o yung lalaki ang patsyana. Ano? Pero ang patsyana ay naririnig sa kagubatan na tumataghoy, umiiyak. At ang mga kwento, yun nga, may mga naglalakad sa gubat, tapos may maririnig na pagguha ng isang sanggol. So magiging gusto nilang makatulong, naku, may nakaiwan ng sanggol, lalapitan nila yung sanggol na mukhang babying cute na cute, pero bigla pa lang may pangil at mga ngagat. Ano? So ito ang tiyana. Alam natin, sige men, nagkaroon ng pagbabago to sa next slide. Patsyanak pa rin. Next slide please. So alam natin, nagbabago ang ganitong atikbalang na to, no? Pero sige, talo na lang ako. Yung sa tiyanak, ano, syempre sa atin na talagang siya ay isang sanggol. Noong panahon na ng
pananakop ng mga Kastila, dinagdagan ng mga prayle ang kahulugan ng tiyanak. Ang kahulugan nila, ito yung mga sanggol na hindi nabinyagan. So, maging ang simbahang Katoliko, niyakap ang ganitong paniniwala na kapag kayo hindi nagpabinyag, magiging tiyanak ang inyong mga anak. So, nagkakaroon ng panibagong version. Ano? Alam natin ang modernong version, katulad na ng anak ni Janice. Ano? Ito na ang mga bagong tiyanak. So ito naman ay tungkol sa tikbalang mula kay San Antonio 1738. They greatly fear and revere the tikbalang or bibit. Ngayon ko lang narinig uli yung bibit. This is a ghost, goblin, or devil. It has been wont to appear in the mountains, now in the guise of an old man, telling them that he is their nuno, now as a horse, and now as a monster. So yung tikbalang sinasabi sa mga diksyonaryo, isang klase ng multo na matatagpuan sa kagubat, sa kabundukan. Later on, ang kahulugan na niyan ay sa mga lugar ng ilang, ano, yung magubat, maraming mga halaman. Pero ang tikbalang, ito sa version na ito, unang magpapakita bilang nuno, kaya lalapitan ng mga indyo na, uy, ito pala ang aming anito, pero bigla magta-transform, magiging kabayo at magiging halimaw. Ang alam nating imahe niya yung tikbalang ay kalahating tao, kalahating kabayo. Interesante ito eh, kasi mayroong mga ibang batis sa kasaysayan na sinasabi na ang mga Espanyol ang nagdala ng kabayo sa Pilipinas. Ano? Sa totoo lang, ewan ko kung makakadebate yung ilang narito. Hindi ako naniniwala doon. Kasi sa Mindanao, merong wika na kuda. Ano? Ito yung katutubong termino para sa kabayo. Ibig sabihin, may sinaunang kabayo ang mga Pilipino, pero hindi katulad ng mga kabayo ng mga Espanyol. Mas maliliit siyang kabayo. So, kaya sa akin palagay, ito rin ay isang sinaunang paniniwala at hindi lamang dinala ng mga Espanyol. Next slide. Okay. Ah, okay. Si William Henry Scott, of course, bago na ito, sinulat niya noong 1994, pero meron siyang isang libro na tungkol sa mga paniniwala ng mga sinaunang Pilipino noong ika-16 at 17 siglo. At dito, dinokumento niya ang iba't ibang paniniwala ng mga Pilipino. Ano? Isa na rito ang aswang. So ito ay pananalitanan ni Scott ayon sa mga nabasa niyang batis mula sa mga Espanyol. The most common but most feared were the aswang, flesh eaters who devoured the liver like slow cancer. At the least, liverish symptom. People said, kinabtan ang atay, okay? The liver being chipped off away, and conducted a tingalok omen-seeking rite to discover the progress of the disease. If it appeared that the organ was completely consumed, emergency appeal had to be made promptly to some diwata to restore it. So pag hahalo ito ng aswang at diwata, mukhang ang diwata ay mabuti na hinihinga ng tulong para kontrahin ang isang aswang. Pansinin na ang gustong-gustong kainin ng aswang ay ang atay. Ano? Impluensya na lamang ng mga Kastila, impluensya na lamang ng Hollywood, yung naghahanap ng puso, kumakagat sa leeg, parang vampira. Ito na yung mga impluensyang dayuhan. Pero yung sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, ang laman ng ating budhi ay ang atay. Ano? Sa, mula na naman sa salatang Malay, hati. Ano? Ang word para sa atay ay hati. Kaya dito nanggagaling
dalamhati, ibig sabihin kaloob-loobang atay, tighati, okay? So ito ang pinakaluklukan ng ating mga pakiramdam, ano, sa paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Kung kaya't yun ang gustong-gustong kainin ng mga aswang. Pansinin din sa Cordillera, kapag nag-aalay sa mga anito ng mga hayo, ito ay kakatayin, ang kanilang hahanapin na naman ay ang atay para basahin kung ano ang mensahe ng mga anito. So dito binabasa ang mensahe ng mga anito. Next please. Mula rin kay Scott, tungkol naman sa mga iba pang nilalang. Ito aswang pa rin. The aswang also ate the flesh of corpses, disinterring them if not well guarded, or actually causing them to disappear in the plain sight of mourners at a wake. Their presence was often revealed by level spots of ground where they had trampled down during their witches' dance at night, or their singing, which sounded like the crackling of a hen, nangangakak. But like other evil creatures, they were afraid of noise and so could be kept at by pounding on bamboo slat doors. So bukod sa nangangain ng tao ang aswang, nagnanakaw din ito ng mga bangkay. At ito ang dahilan bakit meron tayong lamay. Binabantayan natin ang mga bangkay para hindi agawin ng aswang. At makikita ang aswang kapag merong mga yapak sa lupa na kanilang iniiwan. At para takutin din sila ay nag-iingay ang mga tao. Ano? Ganito rin ang ginagawa sa tiyanak. Kapag naglalakad sa kagubatan, kinakailangan mo mag-ingay para sila ay maitaboy. Ito ay may paralelismo sa pagpapaputok tuwing bagong taon para itaboy ang mga masasamang espiritu. Ngayon, ang mga sinaunang bahay ay yari sa kawayan. So ang pinupukpok nila ay yung sahig na kawayan para lumikha ng ingay. Para bang sinasabi sa aswang na merong tao rito, humanda ka. Okay? Next slide, please. Okay. Aswang pa rin ba? Okay, ito pa yung mga ibang mga katawagan. Spanish lexicons listed alok, balbal, kagag, kakag, oko, onglo, and wakwak as synonyms of aswang. Batiktik was one that flew around at night, and tanggal, one that left the lower half of the body behind, or even the whole body with only the head flying off by itself. So, ulong pugot niya, no? Mantiw were ghosts or apparitions, and landong were any imaginary visions or phantoms. Yawa was a general term for demons yon, which came to be adopted for non-Christians. For example, yawa ka pa, ibig sabihin, pagano ka pa. O ngayon, naging mura na, no? Pisting yawa. Ano? So, ito ang mga terminong ginagamit noon. So, makikita natin, may mga variation ng katawagan, meron ding variation ng kung anong mga itsura nila. Next, please. Okay, Ogima were man-made demons with the hind quarters of a beast and were therefore called satyrs or fauns by Father Mentrida, who soberly reported, plenty of them were seen in Aklan and Ibahay in 1600 and before 1599. Baliw was to change, that is, from one thing into another, Lot, like Lot's wife, into a pillar of salt, and a demon by his name had to be kept away from the sick. Pinaliw was a witch who had become invisible, but also anyone suffering a change attributed to divine retribution, like cross eyes or a withered limb, so that
binaliw ka was one of the worst possible curses. So mapapansin natin dito as early as 1600 and probably earlier, binabanggit na ang panay bilang pinagpupugaran ng mga ganitong klase ng mga halimaw o maligno. Ano? Sa ngayon, maganda rin mag-reflect, lalo na sa mga guro ng kasaysayan. Diba may debate ngayon na ano ba ang kinatawan ng tatlong bituin, Luzon, Visayas at Panay. Ano? Na noong unang panahon talaga, ang Panay ang pinakakilalang lugar sa Kabisayaan. Ano? Kung kaya't marahil ito rin ang kadahilanan kung bakit maraming pag-aaral ang mga praile tungkol sa Panay, pero hindi naman ibig sabihin na walang ganitong paniniwala sa Cebu, sa Samar, kaya lang mas huli nilang napuntahan ang mga lugar na ito. As tignan natin pa yung susunod. Okay, I think, okay. Pasok na tayo sa ano ang, ito na yung pangalawang bahagi. Ano ang naging impluensya ng mga ganitong paniniwala sa ating kultura? Magbibigay lamang ako ng ilang halimbawa kasi napakarami. Ito ay impluensya ng paniniwala tungkol saan ito. Una, sa hanay ng mga Ilocano, tinatawag itong pag-aatang o nag-aalay ka ng pagkain habang nagsasalo-salo ang miyembro ng pamilya, merong pinggan, may pagkain. Pag itatanong mo, para kanino po yan? Hindi babanggitin sino, pero kasi yon ay para sa mga ninuno. Alam ko, kahit hindi mga Ilocano ginagawa rin ito, pero sa ibang katawagan. Ang practice natin ng undas, siyempre sasabihin ng iba, ay nanggaling yan sa Mexico kasi merong Dia de los Muertos, ano? Na hindi naman din practice ng mga Espanyol, kundi practice ng mga Aztec. Ano? Pwedeng totoo na impluensyahan din tayo nila, pero hindi naman kasi tayo basta-basta manghihiram kung wala tayong batayan sa ating sariling paniniwala. Dahil may paniniwala tayo na sinasamba natin ang kaluluwa ng mga ninuno, kung meron mang inintroduce sa atin na practice tulad ng pagkakaroon ng mga sementeryo o Campo Santo, ay tumatong lamang ito sa ating katutubong paniniwala na dapat sambahin o bigyan ng respeto ang mga yumaong kamag-anak. Yung pagdarasal din natin sa mga patay, tulad ng mga pasyam, ano, pagbababang luksa, tuwing kanilang kaarawan, ay halimbawa rin ng ganitong paniniwala. Ano? Yung konsepto ng pagmumulto ni na lolo at lola, kung kaya't ang mga bata, madalas na sila ang nakakakita ng multo. Sinasabi, sila kasi ang pinakalapitin. Kung kaya't ang gagawin ng matatanda sa panahon ng burol, bubuhati ng mga bata, itatawid sa kabaong, sa kabilang bahagi, para hindi multuhin. Ano? Pero bakit nga ba matatakot kay lolo at kay lola? Sakto na yan, yung mga bata hindi natatakot. Ikukwento nga ng bata doon sa nanay niya, Nay, nakita ko si lolo. Tapos yung nanay ang matatakot. Ha, batay na lolo mo. Mumu. Ganyan. Ano? So natatakot ngayon yung bata. Pero nung unang panahon, hindi naman ito kinakatakutan. Kundi kung wala ka namang ginawang masama, ay hindi dapat katakutan. Yung paniniwala natin sa nuno, dito rin nanggaling yung ating paniniwala ng tabi-tabi po. Ano? Lalo na siguro sa mga kalalakihan na nandito sa audience natin ngayon na madalas umihi sa kung saan-saan, yung ilan sa inyo ginagawa pa rin to at magandang gawin pa rin naman, humihingi tayo ng pahintulot sa mga nuno. Kasi baka sa pag-ihi mo, meron kang maihian na pugad pala ng mga espiritu, ano, o mga nuno. Kaya't nagpapaalam tayo, tabi-tabi po,
O kaya pagpupunta tayo sa mga kagubatan, tabi-tabi po, kasi hindi natin gustong may mga matapakan. So ito ay isang paraan ng pagpapaalam. Marami sa atin, hindi na naniniwala dyan, pero ginagawa pa rin, sinasabi pa rin, binibigkas pa rin. Wala namang masama na bigkasin. Sa akin nga, sa tingin ko, maganda nga na practice na tayo ay humihingi ng pahintulot. Halimbawa, sa kalikasan, kung kayo ay mountaineer, humihingi kayo ng pahintulot na pasensya na po kung natapakan ko tong halamang ito. Ano? Meron ako nung na-witness na isang matandang agta sa Isabela na siya ay ano no namamana ng baboy damo na bago siya mamana nagpapaalam siya sa kaluluwa ng baboy damo na kaluluwa ng baboy damo pahiramin mo naman ang iyong laman para hindi magutom ang aking pamilya. Ano? So isang magandang klase ng pagrespeto sa kalikasan. Next slide please. Ito namang susunod ay tungkol sa paniniwala sa mga diwata at engkanto. Ano? Minsan napapagpalit na natin yung dalawa. Ano? Diwata ay may Hindu na pinanggalingan, engkanto, Espanyol, enchanted kasi. Ano? So, yung pagbabaliktad ng damit para hindi maligaw. Ano? So, kung kayo'y nagka-camping, teka, parang paikot-ikot lang tayo. Ah. Ay, nako, baka na ano tayo, ano, na diwata, ganyan. So, babalik na rin yung t-shirt para hindi maligaw. Binanggit din na ito ay ginagawa sa mga tiyanak, ano? At para hindi lapitan ng tiyanak, kapag naglalakad sa karsada, nagbabaliktad din ang damit. At ang kwento, ito ay mula sa mga alamat-alamat, yung mga tiyanak, dahil sila ay mga sanggol, tuwang-tuwa daw, parang tawang-tawa sila, ay nauto ko siya, nagbaliktad siya ng damit. So may mga ganitong klase ng ano. Para sa aming mga anthropologists, so ito ay ang interpretasyon natin dito ay may konsepto rito ng parang reverse magic, ano? So para mo kontrahin, baliktarin mo, ano? Ang makikita rin natin yan mamaya sa aswang. Tapos yung konsepto natin ng namalikmata, yung parang nakita ko siya eh, pero ay bakit nawala na ngayon, ano? So sinasabi ay naingkanto ka lang, ganyan. Dito rin nagpapatuloy. Itong larawang ito ay iskultura ni Mariang Makiling na matatagpuan sa UP Los Baños, ano, na maganda at nire-respeto ng mga taga-UPLB. Next, please. Okay, tikbalang yata ito. So, yung paniniwala, bagamat sabi-sabi na ikinakasal ang tikbalang kapag umuulan, umaaraw. Kadalasan mga bata, ganitong sinasabi. Kasi medyo kakaibang panahon nga naman yung umaaraw, umuulan. Tapos, kasi ito parang ito'y paglalaban ng mabuti at masama, magkadiliman at kaliwanagan. Itong ano to, iskultura na ito ay binebenta abroad na sa halagang $70,000 na isang iskultura tungkol sa tikbalang. Next, please. Ito yung iba't iba pang mga maligno nilalang, ano? Hindi ba kayo nagtataka sa bakit tayo nagsasabi ng tao po? Sa ibang mga kultura, hindi naman niya sasabihin, I am a person. Ang sasabihin niya, good evening, is somebody there? Hindi niya sasabihin, tao dito, tao. Sinasabi na ang pinanggalingan ng ganitong pagbanggit ay tao ako at hindi ako maligno. Ano? Papasukin niyo ako. Tao po ako. Okay? So ito ang pagsambit natin. Yung pagsusuot ng itim bilang pagluluksa, pansinin maraming lugar sa Asia
ang pagsusuot ng puti ang pagluluksa. Sa atin, pagsusuot ng itim. Sasabihin ng iba, hiniram natin yan sa kanluran. Pero binabanggit din sa mga batis ng mga dokumento na pangontra sa mga tiyanak ay magsuot din ng itim at tinatanong nga ako ng iba doon bakit ganun. Mukhang ang mga maligno, mga aswang na-attract sa puti at sa pula, ano? Kaya nga pag may patay hindi ka dapat nagsusuot ng pula. At marami sa inaatake nila ay dahil daw nakaputi, ano? Syempre, naku, may mga nakikita pa naman ako nakaputi ngayon, ano? So syempre sa akin palagay, kasi kung ikaw ay nakaitim, ano na lang, nagbibigay na lang tayo ng justification, kung ikaw ay nakaitim, hindi ka nakikita sa gabi, ano? Naikukubli ka kumpara sa matingkad ang iyong suot. Tayo dun sa, okay, ito, lahat ito. Ang aswang kasi ang pinakamaraming influensya sa atin eh. Kaya nga meron akong isang PowerPoint presentation din at ginawa ko rin para sa Bulacan State University dati tungkol sa aswang nation, ano yung influensya ng aswang. Ito napakarami. Yung pagbabawal na magwalis sa gabi. Ngayon, ang paniniwala natin, kasi pag nagwalis, palabas, lalabas ang swerte. Pero kung papaloob, pupwede. O mas magaling, huwag kang magwalis sa gabi. Kasi ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino, pag nagwalis ka ng palabas, maaamoy ng aswang yung kalat mo. At sa pamagitan ng kalat mo, makikita kung ilan ang tao sa loob ng bahay, meron bang bata, meron bang buntis. So, malakas kasi ang pang-amoy ng mga aswang. Okay. Yung paglalamay sa patay, binanggit ko na, binabantayan natin. Hindi tulad sa kanluran na ilalagay sa morgue ang patay, dadalaw ang mga bisita, merong oras ng dalaw, tapos uwian na kayo, isasara na yung kabaong. Balik na lang kayo sa susunod na araw. Pero sa atin, dapat walang natutulog. Pasapasahan sa mag-anak, merong gising at binabantayan. At sinasabi pa, huwag maghahatid. Ano? Kapag may bisita, huwag ihahatid. Maaring isang, ang sabi ng isang paliwanag kasi baka sumama yung kaluluwa. Pero isa rin, kasi pag hinatid mo, iniiwan mo rin yung bangkay. So bantayan mo talaga. Yung konsepto ng pagpag, ganun din, na hindi ka mag-uwi, yung mga mahilig dyan mag-uwi ng kopi ko, sesto, biskuit, galing sa mga lamay, bato-bato sa langit. Huwag iuwi ng diretso, kundi idaan muna sa ibang lugar. Galit na galit nga ang 7-Eleven dahil ginagawa raw silang tambayan para magpagpag bago ubuwi. Ano? Ito ang paniniwala kasi nga yung ganitong lakas ng amoy ng mga aswang at iba pang mga nilalang, kaya nilang masundan sa pamagitan ng mga bagay na nanggaling sa lamay. Yung konsepto natin ng nagkasaksakan dahil sa masamang tingin ay nanggaling din sa paniniwala sa aswang. Sa mga Pilipino, nakakapanlalaki kung nakikipagtitigan ka ng mata sa mata, hindi dapat ganyan. Ano? Kung ikaw ay nakaupo sa jeep at nakaharap ka sa isang nakaupo, pag napatitig din siya sa'yo, kinakailangan umiwas ka ng tingin. Okay? Maganda pa, tignan mo na lang yung... Ay, mahirap yata kung tumingin sa ibang parte. Basta huwag na lang doon sa mata. Ano? Ang pinanggalingan nito, malalaman daw kung ang isang tao ay aswang pag tinitigan mo ang isang tao ng mata sa mata at ang refleksyon ng iyong imahin sa kanyang mata ay baliktad. Kapag baliktad ka, aswang ang tinititigan mo. So ang na-develop na paraan ng social etiquette, nire-respeto kita, hindi kita pinagsususpetsa ang aswang, kaya hindi kita tinititigan.
yung pagdadala ng asin at bigas kapag may bagong nililipatan ng bahay, ano? So, ito yung paniniwala natin. Siyempre, bakit bigas? Kasi para masustansyang buhay, masaganang pamumuhay. Pero bakit asin? Ang asin ay pinapaniwalaan din bilang pangontra sa aswang. At maging sa manananggal, binubudbud ang asin at abo sa katawang naiwan. Yung maraming pagkain Pilipino mabawang, ano, tulad ng mga sinangag, ano, tapsilog, longsilog, lahat ng klase ng log, ano. At pati mga longganisa, lalagyan, no, longganisang lukban, punong-puno yan ng bawang. Kasi ang mga sinaunang Pilipino masyadong hospitable. Sa katunayan, wala tayong original na good morning or good afternoon. Ang salitang magandang umaga, magandang araw, ito ay mga formal na ginagamit na lamang na na-introduce nung kapanahunan ng contact natin sa mga Espanyol. Dati, ang pamamaraan ng bati, "Oy, kain tayo, alika rito, nagtanghalian ka na ba?" So, may nakikidaan, tinatawag natin. Ito ang bati natin. Siyempre, kung naiintindihan mo yung social etiquette, ang tamang sagot ay, "Salamat, pasensya na, nakabusog na ako, nakapananghalian na ako." Yun yung tamang paraan. Pero, paano kung talagang makikain ang isang dayuhan? "Ay, tamang-tama, oh, matagal ho ang nilakbay ko, galing pa ako sa kabilang bayan. Nakikain." E paano kung aswang pala yun? So lalaho ka ng bawang yung pagkain para kung siya man ay aswang, matataboy siya o matatakot siya. Again, ang bawang, malakas ang amoy. Ano? Isa rin to sa pinapahid sa tiyan ng buntis, syempre kasama ng lana, at dahil maaamoy ng aswang yung bawang na ayaw niya. Kung ang pangontra sa ligaw ay baliktarin ng damit, pangontra sa aswang, hatiin mo ang aswang sa as at wang, asin at bawang. So ito ang pangontra sa aswang. Next please. Okay. Sa aking, ito na yata ay ang aking pagbubuod at aking paglalagom sa aking mga sinabi. Hindi ako nakapagpalalim sa iba, pero sa open forum maaring masagot ko kung sakaling alam ko. Sa aking palagay, maraming mga Pilipino ang hindi nakakaalam sa kung saan nagmula ang marami sa ating mga pamahiin at pag-ugali. So kung tatanungin mo yung mga millennial, lalong-lalo na, bakit ba bawal magwalis sa gabi? Ay kasi bawal magwalis, lalabas ang swerte. Ano? Sa katunayan, marami rito sa mga paniniwalang ito at pag-uugali ay nagsimula sa mga paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa mga makapangyarihan at di nakikitang mga nilalang. Pero nagkaroon na lamang ng pagbabago-bago ng interpretasyon sa mga paniniwalang ito. Parte ng hindi natin naipapaliwanag sa mga bata ang mga kadahilanan ng mga bagay-bagay. Kasi ang attitude din ng matatanda, pag nagtanong ang bata, "Nay, bakit po ba bawal lumabas pag gabi?" "Basta, yan yan, ano? Basta, ganun. Huwag ka na magtanong. O bakit ba pag ililibing na, kailangang magbasag ng palayok, buhusan ng tubig yung dinaanan ng nagbubuhat ng bangkay? Ano ba ang kadahilanan?" Ay, sabi kasi ng matatanda, ganun lamang. At hindi na naipapaliwanag ang mga kadahilanan. So, challenge sa atin ngayon, paano natin naipapaliwanag sa ating mga mag-aaral ang pinagmulan ng mga ito at ano na ang kahulugan nito sa modernong konteksto. Next slide, please. Okay, ikalawang paglalagom. Marami sa mga paniniwalang ito ang sumanib sa mga paniniwalang dala na ng mga dayuhan tulad ng Kristyanismo at Islam.
ang kulturang Pilipino sa ngayon ay isang sinkretikong klase ng kultura. So, naandiyan ang mga katutubong paniniwala, pero pumasok ang Kristyanismo, pumasok ang Islam, sa katunayan nauna ang Islam kaysa Kristyanismo, at ang nangyari ay folk Catholicism, folk Islam, na may mga magkahalong elemento. So, dati, may tataboy ang aswang sa pamagitan ng buntot pagi, sa pamagitan ng bawang at asin. Pero ngayon, meron na rin agua bendita o holy water, meron na rin krus, okay? Magdadasal na rin ang mga dasal na Katoliko. So ito ay pagsasanib. Hindi nabura yung original, pero humalo sa bagong paniniwala. Ano? So, kung may konsepto tayo ng sanib ng mga kaluluwa, may sanib din ng mga paniniwala at lumilikha ng bagong kaanyuan. Ano? So, yung dating ang kafir ng mga Muslim, naging kapre, ano pa ba? So, yan. Sa ngayon, para sa akin, maliban na lang tayo kung isa tayong klase sa kasaysayan, ano bang periodisasyon pumasok ito, anong period na pumasok ito, pero sa akin ngayon na isang nag-aaral na kultura, ang inuunawa ko, paano-paano ito nagsasanib. Sa aking palagay, ganito talaga ang katangian ng kulturang Pilipino. Ang kulturang Pilipino ay isang sinkretikong kultura. Halo-halo ito ng iba't ibang elemento. Siyempre, ang batayan nito ay ang katutubong elemento. Kasi yung iba nakakalimutan na may katutubong elemento, sasabihin lang nila, ay ito Kastila, ay ito Incheck, ay ito Amerikano. Nakakalimutan nila yung katutubong elemento. Sa akin, ang kaibuturan ay ang katutubong elemento. Pumasok din ang mga panglabas na elemento. At sa mga Pilipino, hindi nagtutunggali sa kanilang isipan ang magkakalaban ng mga konseptong ito na ipaglalahok-lahok nila, no? Tulad nga ng halo-halo na ating dessert, ano? Iba-ibang klase ng rekado pero lumilikha ng bago na masarap pa. So pansinin natin halimbawa sa isang jeepney driver, sa harap niya merong rosaryo, may Santo Niño, pero meron din Buddha, may Bagua, merong God knows who does not pay. Naghahalo-halo ang mga paniniwala. Sa kanya, hindi yun dapat questionin. Ano? Pansinin sa isang magulang na merong anak na may sakit, dadalhin niya ang anak niya sa ospital, dadalhin din niya sa albularyo, magdadasal din siya sa simbahan. Hindi question ng alin ang nakagaling, kundi kung alin ang makakatulong. Nagkaroon nga lamang ng transformasyon sa modernong panahon ang mga paniniwalang ito, ngunit hindi tuluyang nawala. So halimbawa, yung paniniwala na ang punong balite ang tirahan ng mga diwata. Nung dumating ang mga Kastila, sasabihin ng mga Kastila, hindi. Ano yan? Demonyo yan. Kasi kung hindi yan galing sa Diyos, diablo yan. Kaya ang naandyan ay masama. So nagkaroon ng pagbabago. Pero sa mga kalunsuran na wala ng mga puno, meron na tayong white lady sa Balete Drive. Ano? So nagkakaroon ng pagbabago. Sa aking palagay, kahit ano pa mang modernisasyon, ano mang pag-unlad sa teknolohiya, hindi ito mawawala. Pansinin natin, mga modernong bansa na napaka-industrialisado tulad ng Amerika o ng Japan, mayroon pa rin namang mga paniniwalang ganito. Mayroon ding mga pamahiin. Ano? So sa New York, naglalakad ka, nakakita ka ng pusang itim, ito'y malas, mayroong hagdanan, huwag kang lalakad sa ilalim, malas. O ang mga building, walang 13th floor. Hindi mo naman sasabihin na, ano ba yan, napaka-urong nila. Bakit nila pinapaniwalaan yon?
Dahil ito ay parte ng kanilang kultura na kanilang nire-respeto anuman ang iyong paniniwala. O sa Japan, ganun din, ano, pansinin ang mga pelikula, merong mga sadako, o kung Thailand, merong mga nangnak. So, ito ay nananatili maging sa modernong, ano, kapansin-pansin nga ngayon sa panahon ng information technology, sa panahon ng internet, maraming mga kwento-kwento ngayon, nag-selfie, tapos merong kasama sa litrato, ganyan ang mga kwento sa panahon ng bagong teknolohiya, nag-TikTok at meron sa likod na nakunan, meron ding nakikita ron. So bagong konteksto pero yung mga tema na andon ang mga sinaunang tema. Sa aking palagay, hindi dapat ikahiya ang mga bagay na ito. Hindi dapat ito bansag na tayo ay urong at hindi pasulong. Ito ay parte ng ating identidad na dapat ipagmalaki. Sa katunayan, sa ibang mga bansa nga, hinihiram na ang ating mga di nakikitang nilalang. Ano? Tulad sa American TV series na Grimm, meron na ring aswang. So ito ay nagiging inspirasyon sa iba. Gagawin pa ba natin na tulad ng ating mga sikat na singer, dito hindi kilala, pero pag nanalo sa American Idol, wow, Pinoy yan, Pinoy. Ganun din ba ang gagawin natin na kapag kinilala ng ibang bansa, saka lamang natin kikilalanin ang ating mga sariling contribution. Next slide, please. So dito ko tinatapos at kung may mga tanong, talakayin natin. Kung kulang sa panahon, naandyan ang aking email address, ntcastro1@up.edu.ph. Next slide please. At maaari nyo rin panoorin ang iba ko pang video lecture sa aking YouTube channel. Pakihanap na lang Nestor Castro o ncastro87 o The Cool Anthropologist sa YouTube channel. Maraming salamat.